What is up, mga paragoy? It's Alex here again, and yes, social anxiety. Nahihiya for no reason. We're gonna be discussing it, and ano-ano ba yung mga mindsets na in-apply ko para mawala yan. So yeah, first mindset. Dati, nahihiya ako pag mapasok sa mga restaurant, mall, o kaya mga stalls, let's say clothing stalls na maraming tao, nahihiya ako. Inisip ko, no one really cares about me. You know, wala silang pakialam. Kahit ano itsura ko, style ng damit ko, kulay ng cap ko, whatever. People don't really care about me. Okay? Isa yan sa nagpatanggal talaga ng social anxiety ko, yung parang hiya. Kasi kung titignan mo, people are just going about their day. You know, may sarili-sariling problema ang pinag-iisip yung mga yan, yung mga nasa coffee shop na yan, yung mga kumakain sa restaurant na yan. May mga sarili-sariling iniisip yan. At for sure, hindi ikaw yun. Okay, the most attention lang na makukuha mo pag pumasok ka sa isang room or isang resto or let's say a gym, ganyan. The most attention lang na makukuha mo is isang tingin lang na ganyan. Titignan ka lang nila. That's it. It's just a fleeting attention. And then wala na. They would resume their life. Okay? Isipin na uli nila yung mga problema nila. Isipin na nila yung mga gusto nilang gawin. Kung alam mo yung thoughts nila. But for sure, hindi ikaw yun nasa isip nila. Okay? They barely know you. They are strangers. Okay? So there's no need for you para ma-conscious na pumasok sa mga ganyan. Okay, yun yung experience ko before. Kasi I thought before, meron laging spotlight sa akin na parang ako yung center of attention eh. No, that's very conceited of me. Ang conceited ko na. And sobrang mahihain pa yung itsura ko sa mga tao. So, parang double negative siya, diba? So, nung tinanggal ko yun, nung nilagay ko lang sa isip ko na, they don't really care. They don't really care how I look. It set me free, actually. Sa isip ko, feeling ko lahat sila nakatingin sa akin. Titigil yung mundo nila para tignan ako, head to toe, ganyan. No eh. In reality, no. It don't happen. So, do what you want. Do what's comfortable on your own skin. That's it. Okay, number two. As long as wala akong sinasagasaang tao, you know, not really literally, no. As long as wala akong ginagawa masama, wala akong inaargabyado, I am fine. Kahit saan man ako pumasok. I have a purpose kung saan ako pupunta. Let's say, grocery. Mag-grocery ako, ganyan. Let's say, papasok ako sa isang restaurant. I'm there to eat. You know, parang, what is stopping me? At the end of the day, wala eh. Sarili ko lang. It ties in dun sa sinasabi ko, they don't really care. And this time naman, dito sa second school of thought na to, you must not care. In the sense na wala ka namang ginagawang masama. So everything you do is fine. Kakain ka, sa resto, magmamahal ka, it is all fine. Wala kang dapat ikahiya. Wala tayong titi sa noo. Right? At the end of the day, kung makikita mo, we're all the same. Pare-pareho tayong kumakain ng bigas, pare-pareho tayong tumatae, pare-pareho tayong nagsusuot ng pantalon. What's the difference? Alright. Last mindset na in-apply ko sa sarili ko. I cannot please everyone. Okay? Meron at merong hindi may gusto sa presensya ko. Meron at merong hindi may gusto sa akin kung saan man ako papasok. And I don't have an obligation na gustuhin nila ako. Right? And vice versa. Wala silang obligasyon na gustuhin ka. Okay? Hindi nila obligasyon yun. Walang may obligasyon nun. So, wala kang dapat ikahiya. It's the acceptance of that fact that set me free from my shyness. Nabawasan niyo yung hiya ko sobra. Na parang, pagpasok ko, I don't have this pressure on myself na dapat magustuhan nila ako, dapat I should look good sa kanila. Dapat ang gwaping ko nang dating ko sa kanila, no. No, that's the wrong mindset.
hindi mo dapat ini-aim na ma-please ang mga tao. It ties dun sa previous mindset na as long as wala kang ginagawa, you are fine. Yan ang sinasabi mo sa sarili mo, you're fine, Alex. So yeah, I hope nakatulong yung mindsets na yan na in-apply ko sa sarili ko through my own experience. I really hope may nakuha kayo dyan. May ma-apply kayo dyan, lalo na sa mga audience ko at 20s, 30s, and 40s. Okay? I hope this would help you. Kaya natin ma-overcome to. I recognize social anxiety is real. But yeah, I'm here trying to help you guys. We can do this. Kaya natin to. Overcome natin to. One day at a time. Alright? See you.